Ibinunyag ng isang miyembro ng Filipino-Chinese community, si Teresita Ang-See, na aabot sa 100,000 na mga Chino at mga Chinoy o Chinese-Filipino dito sa Pilipinas na naturukan ng hindi pinangalanang bakuna laban sa COVID-19. 20,000 raw sa kanila ay mga nagtatrabaho sa mga POGO. Pero hindi nabanggit ni Ang-See kung saan niya nakuha ang impormasyon. Nakatutok si Gino Gaston. Sa bakuna laban sa COVID-19, nabuking nang nauna ng maturukan ang Presidential Security Group. May mga ulat na rin, may mga nag-aalok ng di-rehistradong bakuna sa Binondo, Maynila, kung saan may mga negosyante at politiko na rin o manong nagpabakuna. Pero lumalabas ang impormasyong nakuha ng founder ng Movement for the Restoration for Peace and Order at miyembro ng Filipino-Chinese community na si Teresita Ang-See. Noong Nobyembre pa lang daw, may mga Chinese at mga Chinoy na dito sa bansa na nagpapabakuna na. Umabot na raw sa 100,000 ang naturukan ng hindi pinangalan ng COVID-19 vaccine na hindi raw alam ni Ang-See kung paano na ipasok sa bansa. Sa bilang na yan, 20,000 ang mga POGO workers. Kaya panawagan ni Xi sa gobyerno, payagan at huwag hulihin ang mga gustong magpabakuna. Raid tayo ng raid. Then watching when we kept raiding and confiscating those things. If it is helping our sick people, bakit hindi natin payagan? Palitan natin policy natin. Pumapayag naman tayo sa mga alborario, di ba? Yung mga healers, mga faith healers. Eh bakit ang mga Chinese clinics na ito na nagtitreat ng Chinese patients, why aren't we allowing them? Wala pang rehistradong COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ang lahat ng mga bakuna, kailangan munang masuri at aprubahan ng ating Food and Drug Administration bago ito ipagamit sa bansa. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay dito, wala po akong impormasyon. Kung totoo man, edi mabuti, 100,000 less possible carriers of the COVID-19 vaccine. Sabi ng National Bureau of Investigation, isa raw ito sa sisilipin nila sa kanilang imbestigasyon. Sa Department Order ni Justice Secretary Menardo Guevara, iniutos niya na imbestigahan at sampahan ng reklamo ng NBI ang mga gumagamit at nagtuturok ng mga hindi aprobadong COVID-19 vaccine. Iniimbestigahan na rin ito ng Department of Health at Food and Drug Administration. Damay sa imbestigasyon ang Presidential Security Group, bagaman hindi binabanggit ang PSG sa Department Order. It's also very hard to single out the PSG incident. Kung halimbawa lang ay meron nang nangyaring ganyan sa privado at medyo na-highlight lang itong sa PSG, eh medyo sakupin nyo na rin yung privado. Kung dito yan tinurukan at nandito yung foreign nationals na turukan, definitely kasama yan. Idadaan sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang request para makausap si Durante o kanyang representante. It's a letter of invitation asking them to enlighten us on the incident in question. They can submit an affidavit. They can favor us with the courtesy of personal appearance. Magdala dito, magdala ng dokumento or an explanation of the incident. Sabi naman ni DOH Secretary Francisco Duque III, umayag na raw ang PSG na magbigay ng listahan ng kanilang tauhan na nabakunahan. At ang kasunduan po, magbibigay po sila ng listahan ng mga nagpaturo para na sa ganun mabantayan po natin for any adverse reactions. Ibig sabihin kung meron bang kakaiba na reaksyon mula nung sila yung naturukan at kinakailangan pong suportahan at tugunan kung ano man yung kanilang nararamdaman. Iniutos na rin ni AFP Chief of Staff Gilbert Gapay ang pagbubuo ng 10-man team na mag-iimbestiga sa PSG na pangungunahan ni Lieutenant General Franco Gacal. Welcome naman daw ang gagawing imbestigasyon ng NBI. The fact na nag-utos ang isang malalimang imbestigasyon si General Gapay ay isang pagpapatunay na seryoso tayo dito sa pag-alam kung ano ang mga maaaring nagkaroon ba ng paglabag, at malalaman natin yan doon sa mga detalye na gusto nating ma-establish through this fact-finding investigation. At the end of the day, you will be held accountable or probably even liable to the decisions that you make.
Nang tanungin paano kung iabswelto ng Pangulo si PSG Chief Brigadier General Jesus Durante III at sa panawagan na dapat magbitiw na ito sa posisyon. Hinggil naman po sa mga panawagan ng pagbitiw, yan po ay particularly naka-address kay General Durante. We are leaving it to him. No? Napaka-unique po ng PSG sapagkat ang kanilang principal ay ang ating Commander-in-Chief, no less. So kung ganito po yung sinabi ng ating Pangulo, it's likely that he is not going to relieve si General Durante. And if General Durante will not offer his relief or come down from his post as PSG commander, he may have to stay pending the result of the investigation. Si Philippine Ambassador to China, Chito Santa Romana, wala raw alam kung paano nakarating ng bansa ang mga bakuna na ginamit ng PSG personnel. Well, I have no knowledge about it. We're also curious to know, but unfortunately, we were not involved. Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras.